Good day, Sir Mark. Isa po ako sa mga masusugid na taga-subaybay sa inyong channel. At niminsan ay hindi ako nagsasawang pakinggan ng iba't ibang kwento ng inyong mga sender na nagpapadala ng kani-kanilang mga karanasan. Ako po pala si Liza, tubong Bisaya. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Noong ipinagbubuntis ko pa lamang ang panganay kong anak. Dekada 90 nang mag-asawa ko at bumukod na kami ng asawa ko ng bahay. Ayoko kasing tumira sa bahay ng biyanan ko dahil sa natatakot akong baka mamaya ay may magawa akong hindi magugustuhan ng biyanan ko. Medyo may kalayuan sa bahay ng biyanan ko ang bahay na tinitirahan naming mag-asawa. Medyo magkakalayo rin ang mga magkakapit bahay noon dahil sa kakaunti pa lang naman ang mga naninirahan sa baryo kung saan naninirahan ang pamilya ng asawa ko. Bali, Sir Mark, wala palagi sa bahay ang asawa ko. Umuuwi lamang siya isang beses sa isang linggo sa kadahilan ng malayo ang pinagtatrabahuhan niya. Dahil nga sa trabaho niya ay nasanay na akong mag-isa palagi sa bahay. Mahal, ayos ka lang ba talaga dito sa bahay? Kapag naburyo ka, mamasyal ka sa bahay nila nanay para naman kahit papaano ay maaliw ka. Pag-aalalang wika ng asawa ko. Isang umaga habang nagkakape ito at ako naman ay nag-aayos ng mga damit niya at babaunin sa trabaho. Ano ka ba naman, mahal? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Tugon ko sa kanya. Gusto mo bang pasamahan kita sa kapatid ko dito? Para may kasama kang matulog sa gabi. Sabi pa niya sa akin. Huwag na. Maiistorbo mo pa si Abigail. Alam mo namang nag-aaral yun eh. Sigurado ka ba? Hindi ka ba natatakot ditong mag-isa sa gabi? Tanong niyang muli. Tumango naman ako at sinabing hindi ako natatakot mag-isa sa bahay. Isa pa ay sanay na ako. Kaya huwag niya na akong alalahanin pa. Mag-focus na lamang siya sa trabaho niya para makapag-ipon kami ng pera para sa panganganak ko. Eh kasi naman hindi talaga ako mapalagay eh. May nababalitaan kasi akong mga haka-hakang may aswang daw na gumagala dito sa lugar natin tuwing magdidilim na naman. Kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Wika pa ng asawa ko. Hay nako, nagpapaniwala ka na naman sa mga sabi-sabi. Hindi totoong may aswang. Natatawa ko pang sagot sa asawa ko. Dahil sa totoo lang mga kasandata, hindi ako madaling naniniwala sa mga usap-usapan tungkol sa sinasabi nilang aswang. Marami kasi akong naririnig na may matandang babae daw ang sumusuot sa mga silong ng bahay. Kapag meron daw sanggol, matandang may sakit o buntis. Minsan nga raw isang gabi ay may nakakita sa matandang nasa silong ng bahay nung buntis rin naming kapitbahay. Nung sinigawan nga raw ng asawa nung buntis ito, ay mabilis nang kumaripas ng takbo palabas ng silong ang matanda. At nung sinubukang habulin ng lalaki ang matanda, ay bigla na lamang raw yung nawala. Pero nang marinig ko yun ay napaisip akong baka naman baliw lang matanda at napagkamalan nila itong aswang. Natigil lamang ang isipin kong yun nang marinig kong muli na nagsuhisto ng asawa kong pasasamahan niya ako sa kapatid niyang babae. Tumango na lamang ako sa sinabi niya para wala nang marami pang sinasabi. Alam ko kasing hindi siya mapapalagay sa kakaisip kapag mag-iisa lang ako dito sa bahay. Lalo na nga at 3 buwan na lang ay manganganak na ako. Bago nga siya umalis papuntang trabaho, ay kinausap niya na ang biyanan ko
nasamahan muna ako ni Abigail habang nasa trabaho siya. Pumayag naman ang biyanan ko at sinabing dediretso na lamang si Abigail sa bahay pagkalabas nito sa eskwela. Isang umaga, kasalukuyan akong nagwawalis ng bakuran nang may matanaw akong matandang babaeng nakatayo sa tabi ng daanan at nakatingin sa akin. Noong una, hindi ko muna pinansin ang matandang yon. Gawa ng baka nagpapahinga lang yon o nagmamasid-masid. Subalit nakalipas ang ilang minuto ay natapos na akong lahat-lahat na magwalis. Ay hindi yun umaalis mula sa kinatatayuan niya. Kaya naman naisip kong baka may kailangan siya sa akin at nahihiya lamang lumapit. Nilapitan ko na siya at tinanong kung may kailangan ba siya. Kanina ko pa kasi siya napapansing nakatingin lamang sa akin. Hindi sumagot ang matanda, bagkus ay napuna kong nakatitig lamang siya sa tiyan ko at hindi na napigilang tumulo ang laway nito sa bibig. Kaagad namang pinunasan ng matanda ang tumutulong laway gamit ang laylayan ng damit nito. Lola, ayos lang po ba kayo? Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ko sa kanya. Tila natauhan naman ang matanda at agad na iniwas ang kanyang paningin sa tiyan ko at nagwikang naglalakad-lakad lang raw siya at naisipan niyang magpahinga malapit sa bahay. Nakita niya raw akong nagwawalis-walis kaya naaliw siyang panoorin ako. Ah, ganoon po ba? Pasensya na po. Akala ko kasi may kailangan kayo kaya nilapitan ko kayo. Nahihiyang paghingi ko ng pasensya sa kanya. Mukhang nalalapit na ang kapanganakan mo, iha. Tiyak akong malusog na malusog ang sanggol sa sinapupunan mo. Nakangising saad ng matanda at muli na namang tinapunan ng kakaibang titig ang maumbok kong tiyan. Biglang gumapang ang kilabot sa buong katawan ko at nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Nang makita kong tila ba naging mata ng pusa ang mga mata ng matanda nang titigan ko yun. Ngunit sa isang kurap ko lang ay biglang bumalik sa normal ang mga mata nito. Agad namang tumalikod ang matanda at naglakad na ito paalis. Ano yun? Bakit parang nag-iba yung mata nung matanda? Bulong na tanong ko sa aking sarili at nangilabot ako ng bahagya. Inisip ko na lang na baka namamalik mata lamang ako dahil wala pa naman akong nakikitang tao na nag-iba ang mga mata nito. Kaya sa pagkakataong yun ay binaliwala ko na lang at naglinis na lang ako ng tindahan. Lumipas ang mga oras ay muli ko na namang nakita ang matandang babae na nakatingin sa bahay habang dumadaan. Sakto namang nasa bahay na si Abigail kaya tinanong ko siya kung kilala niya ba ang matandang yun. Itinuro ko pa sa kanya ang kararaan lang na matanda. Yun ba? Opo, kilala ko ang matandang yun. Nakatira yun sa dulo ng baryo. Parang Manang Trinidad yata ang pangalan niya. Tugon niya na sandali pang nag-iisip. Oo, tama nga. Yun nga yung pangalan ng matandang yun. Bakit nyo naman po natanong, Ate Liza? Tanong niya sa akin. Umiling naman ako at sinabing wala lang. Naisipan ko lang itanong. Mag-iingat ka sa matandang yon, Ate Liza. May mga naririnig kasing balita si tatay tungkol sa matandang yon. Dagdag pa niyang wika. Ha? Eh bakit naman? Maiksing tanong ko. Eh sabi kasi ni tatay simula nung dumating yung matandang yan dito sa baryo, marami na ang mga namatayan ng alagang hayop na nakatira dun sa dulo ng baryo natin. At ang pinakamasaklap pa, wakwak daw ang tiyan ng mga namamatay na hayop at wala na raw lamang loob. Sabi pa ni Abigail,
Bakit? Kasalanan ba ng matandang yun kung namatayan sila ng mga alaga nilang hayop? Baka naman may ibang mga ligaw na hayop lang ang pumapatay sa mga alaga ng mga kababaryo natin. Pagtatanggol ko sa matanda. Kasi mukhang hindi naman kayang pumatay ng matandang yun ng mga alagang kapitbahay namin, Sir Mark. Napansin ko kasing napakabagal ng maglakad ng matanda at yapis-yapis na ang pangangatawan nito. Kaya imposibleng magagawa noon ng mga pinagbibintang nila. Ay nako, halika na nga at magmeryenda na lang tayo. Pag-aaya ko kay Abigail para maiba na ang usapan namin. Baka kasi kung saan-saan pa mapunta ang usapan. Sa paglipas ng mga oras, pasado alas 6 na ng hapon yun, Sir Mark. Yun bang nag-aagaw na ang dilim at liwanag? Habang nagpapahinga ako sa silid, ay may nararamdaman akong gumagalaw sa taas ng bubungan. At para bang dahan-dahang kinukot-kot nito ang bubungan naming pawid. Napatingin naman ako sa taas at binugaw ko yun sa pag-aakalang pusa lamang na dumudumi sa bubungan. Nakailang bugaw na ako sa pusang nasa taas ng bubungan, pero hindi pa rin yun umaalis. Sa halip ay patuloy lang ang pagkutkot na parabang binubutas niya yun. Ilang sandali pa ay naramdaman kong tumitigas at kumikirot ng bahagya ang tiyan ko. Kaya napatayo na ako at lumabas na lang ng kwarto. Pinuntahan si Abigail sa sala. O bakit nakasimangot ka po, Ate Liza? Bungad na tanong niya sa akin. Sinabi ko sa kanyang pakiabot ng langis kong nasa may altar. Maglalagay lang ako dahil naninigas ang tiyan ko at kumikirot yun. Kaagad namang sumunod si Abigail at kinuha na nga ang langis. Matapos kong lagyan ang tiyan ko ay medyo kumalma na yon. Kaya napahinga ako ng maluwag. Ate, ayos na po ba ang pakiramdam mo? Maghapunan na po tayo. Oo, medyo okay na ako. Sige, maganda ka na ng pagkain at susunod na lang ako sa kusina mamaya. Uupo lang ako sandali. Tugon ko sa kanya. Tumalima naman siya at naghanda na nga ng pagkain. Matapos niyang makapaghanda ay muli niya naman akong tinawag. Kakain na raw kami ng hapunan para makapagpahinga na. Sige, pupunta na ako dyan. Tugon ko sa kanya at marahan na akong tumayo at pumunta na sa kusina. Sa paglipas ng ilang minuto, matapos naming kumain ay nagpresenta na si Abigail na siya na lamang ang magliligpit ng pinagkainan namin. Kaya hinayaan ko na lamang siya at pumunta na ako sa sala. Sa paglipas ng mga oras, nasa kasarapan na ako ng tulog. Nang bigla na lang akong maalimpungatan dahil sa napakasangsang ng amoy na umaalingasaw sa loob ng kwarto ko. Agad na bumangon ako at hinanap ang napakabahong amoy na parang nabubulok na laman na hindi ko mawari kung anong klaseng amoy ba yon. Dahil sa hindi ko mahanap ang amoy at hindi ko mabatid kung saan nang gagaling, lumabas na lang ako ng kwarto at pinuntahan si Abigail sa kabilang kwarto na kasalukuyang mahimbing na ang pagtulog. Pagkarating ko sa kwarto niya ay wala naman akong naaamoy na mabaho. Kaya nakahinga ako ng maluwag at ginising ang dalaga. Bakit po, ate? May kailangan ka po ba? Sumasakit ba ang tiyan mo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Umiling naman ako sa kanya at sinabi kong nagising ako dahil sa mabahong amoy sa loob ng aking kwarto. Bumangon naman siya at pinuntahan ang kwarto ko. Pagkatapos ay lumabas siyang nakatakip na ang kamay sa ilong. Akmang magsasalita na sana ang kapatid ng asawa ko.
nang walang ano-ano'y bigla kaming nakarinig ng malakas na pagaspas na malalaking pakpak sa may puno ng mangga sa gilid ng bahay namin. Kasabay ng pagpagaspas ay may mahihinang huni ng wakwak kaming naririnig. Mabilis na tumakbo si Abigail papuntang kusina at kinuha ang itak na nakasukbit sa dingding. Pagkatapos ay nagmadali siyang lumapit sa akin at iniabot ang asin na nakalagay sa garapon. Ate, kapag may nakita ka o napapansin na kahit ano, tapunan mo kaagad ng asin. Utos niya sa akin. Ilang sandali pa ay narinig na lamang naming dahan-dahang lumalangit-ngit ang bintana sa kwarto ko na parabang binubuksan yun ng dahan-dahan. Ate, tara tignan natin doon sa kwarto niyo. Baka magnanakaw yun. Mapasok tayo dito. Aya sa akin ng kapatid ng asawa ko. Kinakabahan man ako at nanghangatog ang mga tuhod ng mga sandaling yun, ay pilit kong nilalakasan ang aking loob. Sapagkat baka tama nga ang kapatid ng asawa ko. Paano kung magnanakaw ang nagbukas ng bintana? Kaya kailangan silipin namin yun para mas makasigurado. Habang hawak-hawak nga niya ang itak, ay dahan-dahan naming binuksan ang pintuan. At noong tuluyan na naming mabuksan ang pintuan ng silid ko, sa maniwala man po kayo at sa hindi, Sir Mark, nanlaki ang aming mga mata sa kadahilanang kitang-kita namin ang isang matandang hukluban, ang pagmumukhang walang tigil sa pagtulo ang malalapot na laway. Dilat ang mga matang nagbabagang kulay pula at buhaghagang buhok na nagtataasan na animoy nilipad yun ng hangin. Isabay pa ang kakaibang angil nito na parabang pusang may pagkaing nakita. Talagang masasabi kong matandang hukluban ito dahil sa napakapangit nitong mukha at umaalingasaw ang napakabahong amoy. Mapanghi na amoy patay na matagal nang nabubulok. Dahil sa sobrang baho ng amoy nito ay hindi ko maintindihan kung mahihilo ba ako o masusuka. Mabilis akong napatakip ng ilong dahil sumusuot sa ilong ko ang nakakasulasok na amoy nito. Nagulat naman ako sa mga sumunod na ginawa ni Abigail dahil walang takot na nilapitan ngayon at hinataw ng itak at pinagsisigawang kilala niya umano ito. Kilala kitang hukluban ka! Sigaw niya at walang tigil sa paghataw ng itak. Wala siyang pakialam kung saan man yung tumama. Basta't ang mahalaga lamang sa kanya ay hindi tumuloy sa pagpasok ang aswang na nagpupumilit makapasok at pinaggasya ang kanyang sarili sa maliit na siwang ng bintana. Nagulat naman kaming dalawa ni Abigail dahil parang may sapusa kung gumalaw ang aswang sa kadahilanang mabilis yung nakailag sa ginawa ng dalaga at agarang tumalon palabas ng bintana. Sige, bumalik ka dito. Akala mo natatakot ako sa'yo porket wala ang kuya ko dito? Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Galit na wika ni Abigail. Nagulat man ako sa ginawang katapangan ng dalaga ay nagpapasalamat ako sa kanya dahil noon ko lang napagtantong kayang-kaya niyang ipagtanggol ang pamilya niya laban sa mga nakakatakot na nilalang. Ilang sandali pa ay narinig na lamang namin ang malakas na lagabog sa taas ng bubungan namin. Para yung tao na tumakbo ng panandalian at kasunod nun ay narinig na lang namin ang malakas ng huni ng wakwak kasabay ang malakas na pagpagaspas ng pakpak palayo sa bahay namin. Kaagad niyang isinara ang bintana at pagkatapos ay nilapitan ako at tinanong kung ayos lang ba ako. May masakit ba raw sa akin? Kumusta ang pamangkin niya sa sinapupunan ko? Tumango ako sa kanya at sinabing ayos lang ako na huwag na siyang mag-alala. Hayaan mo ate, at bukas na bukas ay sasabihin ko kina nanay ang nangyari ngayong gabi. Wika niya pa sa akin
Kinabukasan ay maaga kaming umalis ng bahay. Pumunta kami sa bahay ng biyanan ko at ikinwento ni Abigail ang nangyari sa amin kagabi. Nako, mabuti na lang at nagising ka anak. Kung hindi baka napaano ka na at yung sanggol sa sinapupunan mo. Pag-aalalang wika sa akin ng biyanan kong babae at hindi napigilang napasign of the cross. Sinabi ko naman sa biyanan kong babae na kung hindi dahil kay Abigail, baka nga napahamak na ako. Sinabi naman ng dalaga sa kanyang mga magulang na may hinala na siya kung sino ang umaswang sa amin kagabi. Ilang sandali pa ay nakita kong umalis ang biyanan kong lalaki kasama ang kapatid na lalaki ng asawa ko. Habang kami naman ng biyanan kong babae ay nag-uusap. Makalipas ang mahigit isang oras ay bumalik na ang mga ito. Kaagad na uminom ng tubig ang biyanan kong lalaki. Tapos ay naupo. Tinanong siya ng asawa niya kung kumusta ang lakad nila. Doon ay nagkwento na nga ang biyanan kong lalaki. Sabi pa niya, pinuntahan nila umano ang matandang si Trinidad at kinumpirma nila kung ito ba ang aswang na pumunta sa bahay. Sa halip na sagutin sila ng matanda, ay nagmamakaawa raw itong wag siyang patayin dahil hindi niya raw sinasadya. Masyado umanong mabango ang pinagbubuntis ko kung kaya't hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nangako naman ang matanda na ora mismo ay aalis na ito sa baryo at hindi na uulitin pa ang kanyang ginawa. Magmula nga nang umalis ang matanda Sir Mark ay wala na rin kaming nababalitaang may mga namamatay na alagang hayop ang kabaryo namin. Pinili na lang rin ng asawa kong maghanap buhay sa bukid. Nang sa gayon ay masamahan niya na ako sa bahay araw-araw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Mark. Maraming salamat po.